Piles of audit and investigative documents were submitted to the Department of Justice as the Bureau of Internal Revenue filed criminal charges against erring taxpayers. A total of 214 corporate officers of 127 companies were charged with tax evasion cases due to alleged failure to file withholding taxes and value-added tax returns. Napakabigat din ng hindi pagbayad ng withholding tax dahil pinagkakitaan pa nila yan. Kinaltasan nila ng buwis yung kanilang mga empleyado. Ang obligasyon nila as withholding agents ay kailangan nilang ibigay ito sa BIR. Tinago nila at hindi nila niremit dito sa amin. Tayong mga consumers ay binayaran natin ang buwis niyan, 12%. The BIR said the government incurred a revenue loss of about 6.1 billion pesos from these tax liabilities from 2005 to 2019. Although the BIR refused to disclose the names of the companies, Lumagi said they are engaged in the manufacturing, retail, importing, and construction sectors. The BIR insisted that due process was observed prior to the filing of cases and that the companies either failed to provide sufficient documents to explain their non-filing or they did not respond to notices from the Bureau. Gusto rin naman natin na maiwasan ang pagsasampa ng kaso. Gusto rin naman natin na hikayatin ang mga taxpayers na magbayad na lang ng buwis. Iniisip nila ay wala namang patutunguhan ang audit process namin. Violators of the National Internal Revenue Code may face imprisonment and civil liabilities if found guilty. Lady Vicencio, ABS-CBN News.